Goliath stood by him, saying, "What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God?" The people answered him after this manner, saying, "So shall it be done to the man that killeth him." And Eliab, his servant's brother, heard when he spake unto the men, and Eliab's finger was kindled against David, and he said, "Why comest thou on hither? And with whom hast thou left those sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle." Sabay-sabay po tayo, ready, go. David said, "What have I now done? Is there not a cause?" Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again, makakita namin. Famous passages, but focus kami, Panginoon, sa isang bagay na it's a question, but it's also a question for us, Panginoon. Ano ang gagawin namin sa aming buhay, Panginoon? Especially sa mga ganitong klase, Panginoon, na decision making, kung saan challenge kami, may pagsubok. At minsan ay talagang challenging. So I pray na makuha namin ang message. Kaya pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapuna po. Good morning po sa lahat. Title po nito is There Not a Cause? Okay, so na-preach ko na po ito sa Mother Church. And dito po, no, recycle lang natin kasi hindi ko nga natapos yung isa. Maganda naman to. Hindi pa ito naka-record. At maraming bago sa atin. No? So... define po natin, again, ang title to is There Not a Cause, tanong, wala bang dahilan? Pwedeng gano'n, no? Or wala bang dapat gawin? Dahilan, no? Cause, wala bang dahilan? Kasi ang tanong niya doon, kasi parang niloloko siya, ba't ka andito? Diba, nung kanyang panganay na kuya. So sabi niya, anong ginawa ko? Wala bang dahilan? Bakit ako andito? Or bakit ako nagtatanong? Diba? Or kung gusto kong... talunin tong higanting to, pwede pakibuhay ba dyan? Wala bang dahilan bakit ko siya dapat talunin o gustong talunin? Yan ang sasabi dyan, okay? So this time, natagal ko nang gagawa tong outline, pero ano pa rin siya eh, okay pa rin eh. Anyway, so naalala nyo po yung ano, sinong nakakaalam ng kwento? David and Goliath, pa sa mga bata nga to. Pero ulitin ko na rin, okay? So what happened is, again, yung Israel, ito po yung chosen people of God nung time na yon. So of course, natutupad sa kanila yung mga pangako ng Diyos. Again, sumusunod sila. Ganun din tayo. So this time, medyo ano na sila eh. Compromise na sila kasi yung pattern ng kanilang government na is medyo iba na. Nakigaya-gaya na sila. Pero sa ibang bansa. Pero napatnubayan pa rin sila ng Diyos. Andiyan yung prophet nila, si Samuel. And then, nagkaroon sila ng hari. At ang time na to, ang hari si Saul. Okay? So, pero chinachallenge sila ng mga kalaban. Ngayon ata, nagbobombahan na naman doon. Tagal na, walang katapusan yan. Hanggang dumating ang Panginoon. Pero, so, chinachallenge sila. Nasabi sa kanila, so, binabasa niyo yung Bible, paulit-ulit naman yan. Daming labanan doon. Pero, may focus dito ngayon ang Panginoon kasi may maganda nangyari. Okay, parang tayo. Sino dito ang mahilig sa basketball? Bukod kay Brother James. Sino yung nanonood niyan? Tinanong ako na yung pastor kanyan. Ba't di ka ba? Anong pupunan mo? Ay, wala akong masabi. Di ko alam yan eh. Sabi ko, wala po. Nood-nood lang. Ganyan. Pero sila po, alam nila yon, di ba? Alam niyo yung sino bang mga star ngayon? Stephen Curry. Sikat pa rin ba si LeBron? Laos na. Galing na. Si ano, Kobe Bryant. Si Kobe, patay na. Ang gusto sabihin niya. So, inaalam mo. Yan, so may maraming mga seasons daw na importante. Lalo ngayon, no? Kasi uso na internet. Lagi binabalik si Jordan na yung panahon namin yan. Pero really, sa mga taong walang pakialam dyan, katulad ko, hindi ko alam yan eh. Kasi nangyayari yung laban doon, pero wala akong pakialam doon. Kahit sa Bible po, mayroon mga pagkakataon na ang daming labanan. Sila sabi lang, may labanan doon at tapos may nanalo sa ganyan, tapos na eh. Pero pansinin dito, nag-focus, di ba, kumbaga sa
Kumbaga sa yan, sa tablet. Nakikita niyo ba yan? So, ito yung kwento, ah, mga text yan. Pero minsan, nagzuzubin tayo. Yan. Alam na alam niyo yun, di ba? Focus, ganyan. Nag-focus ang Panginoon dito sa isang kwentong to. Pansin niyo ba yun? Pati mga dialogue, parang ano, pelikula eh, no? Yung mga dialogue, ang mga participant dito, mga actors, pati yun ay nag-focus ang Diyos. So, bakit? Kasi nga, may aral po, ganyan po yan. Pag nagbabasa kayo ng Bible, pag pinasadahan lang, no? Si King, sino bang kilala yung King na isang base lang, si Ahaz, medyo may kwento rin yan. Si, ano nga tayo, si Omri, kilala niyo si Omri? Yan, si ano? Sino ba yung kapangalan niya, no? Jeroboam the second, kilala niyo yan? Hindi nga natin alam sino yun eh. Saglit lang yung kanilang buhay. Kasi walang kwenta, no? Ibig sabihin, hindi importante sa Diyos at wala tayong masyadong tutunan except for the fact na, yun niya, sabi doon, he done evil, ginaya niya yung tatay niya, yung lolo niya. At syempre, walang kwenta. Pero dito, kaya nag-focus tayo dito, maraming preaching about this. Meron nga ako isa pa eh. Diba? Kaya ang focus natin doon is yung battle. But this time, yung battle pa rin. Okay, so anong nangyari nga? Ay, again, sa katulad ng maraming times, nagigera sila. Pero this time, may kwento rin ganito eh. Sorry, ah, medyo ano ako sa pelikula dati kasi. Diba? Kilala niyo ba yung si Troy? Diba, sino yung bida doon? Si Achilles, diba? Achilles, diba? Ngayon siya magaling daw. So, ganun din, talagang ano nila yun. Ginagawa nila minsan. Kasi kaysa magpatayin tayo, mag-ubusan tayo, edi, yung pinakamagaling nyo, laban sa pinakamagaling namin. Ganun na lang kasi, ganun lang naman yan eh. Para magkaalaman kung sino ba mas magaling, edi, kami na yung maglilingkod sa inyo, kahit ngayon, yung China, kaya ganyan yan eh. Papagalingan. At pag ikaw yung mas magaling, kahit sa opisina, ganyan yan eh. Kaya nagbabangayan yan. Pag ako yung mas magaling, sumunod ka sa akin. Ganun lang naman yan eh. Anyway, kaya sino ang pinakamagaling nyo dyan? Ang naghamon, si Goliath. Okay? Ulit ko na lang, pasang din nakakalam ha. Mga bata. So, sino dito binubuli? Taas kamay. Anong gagawin niya pag binubuli ka? Julia? Ah. Sino pa may binubuli? Wala na, nahiya na kasi bubulihin ka lago. Sabihin nyo sa akin. Kaya yan, tingnan maganda dito. Si Israel, binubuli siya. Ang laking tao eh. Nakita nyo ba si, ano? Sino yung malaki sa NBA? Pag yun na magbabantay sa'yo, parang kayo muna, di ba? Pasa mo na lang sa iba. Higante! Patay ka agad doon. Pero again, hindi nga laging ganun. Alam nyo yung kwento dito, nangyari? Si David, natapang siya. Ako lalaban dyan. Ayaw ko lang gusto lumaban eh. Ay, napahiya ng Diyos sa atin eh, di ba? Sabi niya, bandang huli, ano? Napanood niya sa ano, di ba? Ako lalaban dyan. Tapang nito, yung pala. Ayun na siyang special, ano rin. Tsaka, kilala niya ang Diyos. Amen? Kaya bandang huli, sabi niya dyan, ayun, bandang huli, pinatay niya, di ba? Yun na yung kwento. So, kasi ihimayin natin yung kwento eh. So, basta yun yung background, may gera, ang people of God nung time na yun, Israel nga, tapos ang kalaban ng Diyos noon, yung panahon na yun, yung Philistines, sa lugar na yun. So, nag-gera, hinamon sila, walang lumalaban, takot sila. Karabad na muli si David yung lumaban, tinalo niya si Goliath. Pero, dun, mag-focus tayo dun sa sinabi nga kasi dito is, kasi parang gusto ng labanan ni David. Pero, sinong kumukunta sa kanya? Anong pangalan? Nagalit pa sa kanya eh. Sino dito naasar sa mga maliit niyong kapatid minsan, di ba? Bakit ka naasar? Pag di sumusunod, ano pa? Nakulit. Or, paano may sarili ding utak yan eh? Ano yan? Kunwari, si Daisy gustong sumunta sa church, sabi ni Kim, umuulan eh.
Ay, basta lang gusto ko gusto pumunta eh. Ganun ka ba, Daisy? Nakunari lang, di ba? So, magagalit ka ba nung game? Bigyan mo na lang payong, di ba? Yun. Pero minsan makakasal ka din, di ba? Kahit minsan gusto yung tama, niya, gusto niya tama, ikaw, alam mo na, nag-iingat ka sa ibang bagay, katulad nito. Ah, patay ka doon, di ba? So, minsan okay lang yun eh, pero, ang problema dito, hindi nakita ni Eliab, kasi hindi ko alam kung, pero nandoon siya nung ano, di ba, inanahin si David, alam mo yun, inisa-isa nga sila nun eh. Eh, gusto naman ni Samuel si Eliab eh, kasi laki eh. Parang si, ano, sino ba yung sinasabi ko kanina? Sino bang uso ngayon, ano, Chad? Alam niyo, Chad? Hindi niyo alam yung Chad? Alpha male. Yan ang uso ngayon doon. Si, wala na tayong kilala. Si? Okay, so basta gano'n, no? So, si Eliab yung kaya nagalit siya kay David. Kaya sabi niya dito, is there not a cause? So, para lang maintindihan natin mamaya yung message pag binanatan natin, no? So, ano yung sabihin mo ng cause? Okay? Kaya pag sinabing cause po, ito po yung dahilan. Sabi sa ating outline, producer of an effect. Okay? Kung kaya alam niyo yung tinatawag na cause and effect. Ha, mga bata. Bakit merong, bakit tumatakbo yun? Electric fan. Kasi meron, LEC, ganun ba yan? Ano yung nagpapatakbo sa electric fan? Ha? Kuryente. May makina na yan. Pero pag walang kuryente, pasakya, walang gas, hindi natakbo. So, ang pinaka-cost nun, yung kuryente, pero actually, mas cost pa niyan, siyempre, inon natin, di ba? Kahit may kuryente, hindi natin inon, tapos ayoko ng electric fan, patayin mo yan. Wala. So, may cost. So, kaya, gusto lang mano yung mga bata. Kaya sabi dito, minsan din, ang tawag dyan ng definition is a basis or ground for action. Bakit mo ginawa yun? Bakit ka pumunta doon? Yun ang cause. Okay? So, ang ating ngayon, halala na yan. Kaya talagang lagi nasa utak natin yan eh. Ang layo-layo pagpunta natin doon. Kagabi pala, no? Tulog ako. Parang, manggaling na pala tayo doon. Parang, hindi ko naman malayan eh. So, parang automatic na eh. Ano ba yung isang sabihin? So, bakit tayo doon kahit malayo doon? May dahilan. Amen? So, yung sasabing cause, naintindihan na mga bata. Kasi mamaya, baba natin ako yung message, tapos hindi nyo naintindihan, yung sabihin ng cause. Sa English, cause, ano, pwedeng dahilan, ganyan. Or the reason why. Bakit ganyan? Kasi ito. And, gusto ko sabihin, alam nyo ba, ang pinaka-cause-cause niya pag binabalikan mo lahat kanina yan. Sabi kanina, yung electric fan, bakit tumatakbo? Kasi may makina. Eh, ba't tumatakbo nga kasi may kuryente. Eh, ba't may kuryente? At ba't andyan? Kasi may naglagay dyan kasi para magawa niya yung dapat niya magawin. Bakit nga? Ano bang gusto na may ari yung gumawa? Parang malamig. Eh, ba't mo gusto malamig? Parang komportable. Eh, ba't mo gusto mong komportable? Ang mga pag-aaral lang mabuti. Ba't mo gusto mong mag-aaral lang mabuti? Eh, para matuto. Ba't mo nga matuto? Parang magawa ko yung dati mong gawin, ano ba yung kailangan mong gawin? Sino magsabi sa inyo yan? Alam nyo, pag tinuloy-tuloy nyo ito, ginagawa namin ito nung bata kami. Parang ano lang, laro lang. Alam nyo ba kung saan pupunta lahat yan? Lahat! Pag tama yung ano nyo, reasoning nyo, ha? Saan pupunta yan? Kaya alam nyo ba ang isa sa... Sino nagsimula ng lahat? Sino nagsimula ng lahat? Ang Diyos. Kaya isa sa mga tawag sa Diyos po yung sinasabing na first cause. Okay, tandaan niyo yan ha, para alam niyo rin. First cause. Isa rin siya nagpasimula lahat. Kung walang Diyos, walang mundo, wala tayo dito, wala tayong pinag-uusapan ngayon. Yan ang pinaka-first cause ng Diyos. Kaya ngayon, mag-focus tayo sa sinasabi ni David na cause. Bakit siya lalaban? Ba't niya mag-dedare? Nalabanan niya to. Eh, pwede nang hindi naman siya ang sundalo eh. Diba? Sa panahon natin na medyo gano'n lang tayo, may mga doon pag yan, usapan is politiko, ganyan. Bakit ba ganyan? So, maglalaban pa yan. Kasi putating bagay eh. Yung mga doon sa doktrina naman, yung mga pastor. Bakit tayo nagtatalo-talo dyan? Kasi insan gusto nating solusyonan yung mga problema na
sa ating solusyonan. Kunwari, bakit may paghihira, bakit may ano ang problema ngayon? Sa panahon natin ngayon, halos wala nang problema eh. Alam nyo ba yun? Ang problema natin yung mga loko-loko eh. Kaya yung mga bakla, yun ang mga ano. Ay, gusto mong tanggapin kami. Gusto namin, tanggapin kami. Pwede kami pakasal. Ay, gusto namin. Yan ang problema yun. Wala akong kwenta-kwenta. Kasi nga, mayaman na. Pero, yung cause na importante, doon tayo nag-focus. Okay? So, si David, bakit importante ito? Pag natalo sila, ano mangyayari sa kanila? Servant, si gusto niyo ba maging servant niya sa sarili niyong bansa? Pero nangyayari sa atin yan, di ba? Kaya po, kailan lang yung kay Duterte, parang ano yun eh, pinasa daw yun ng mga bilisan. Hindi ko alam kung gano'ng katotoo yun. Sabi totoo eh. Pero dapat may mag-follow up nun eh. Yung pwede na daw may mag-ari nung ano, yung foreign ano. Totoo ba yun? Hindi, no? Wala na. Ano na tayo? Binenta na tayo ni Duterte. So, ma-append, ma-ano naman yan. Pero hindi ko alam kung ganun kadali yan i-amend, no? Kasi, mag-bilihan na dito yan, paano yan? Mahirap. So, gusto ko lang sabihin, focus tayo sa desisyon ni David kung saan nilabanan niya po yung higante. At tinalo niya at nagtiwala niya sa Diyos. So, by the way, medyo segue agad tayo sa introduction. Bakit po tayo inaaral natin ito ngayon? Kasi nga po ganito. Importante ito. Okay? So, alam nyo ba, nabanggit nga kanina yung mga bakla, kahit sino, kahit mga bata, pansinin nyo yung mga problema ng mga bata, ano? Yan, love life, kala mo, napaka, ano, no? Napaka-importante, ano pa? Depression? Pag-aaral? Maganda naman yung mag-aaral, kaso ba't mo kailangan problema yung pag-aaral? Ano ba? Baka hindi ako di mag-inrol ka sa kung saan. Kasi yung pag-aaral, tool lang yan para makamtan mo yung dapat mong gustong makamtan. Pero hindi mo lang kaya makamtan lahat, di ba? So may mas importanteng bagay pa rin kung saan man, hindi mo kailangan ma-depress. Amen? Kaya inaaral na natin to kasi para mag-focus tayo sa tamang mga problema at solve natin yung mga maayos na problema. Ibig sabihin, mga problema dati ang problema eh, kasi yung kahihinat na nun is yung mga bagay na may kabuluhan. Amen? At isa sa mga napansin ko kasi kahit nung tagal ko nang ginawa itong outline na ito eh, batang preacher pa ako, napansin mo yung ibang tao may tinatawag na naging technical tayo ngayon ha, ano yung sabihin ng relativism? Alam niyo sabihin ng relativism, bali, I mean. Narinig niyo na ba yan? Mga bata. Andito ka na ba nun? Wala pa si Salina nata, no? Hindi, dito na yan. 2018. Dito ka na ba nun? August. Okay, nakinig mo na to. So, ibig sabihin ng relativism po, ito yung pag sinabing, tama sa'yo yan, ito yung tama. Depende yan. Yan, depende, no? So, may tamang depende, ah. Pero iba, kahit ano na lang, sa inyo, lalaki, babae lang, depende yan, sa amin. Okay lang sa amin yung bakla, yung tomboy. Depende yan. Relativism, sabihin, nauuso kasi yan nung mga panahon ito, eh. Kahit hanggang ngayon. So, hindi mo na ma-focus ngayon yung tamang, hindi mo ma-atake yung tamang problema. Kasi sabihin lang nila, tama sa iyo yan, sa iyo lang yun. Diba? Pansinin niyo yan. Kahit sa yun, yung mga nagtuturo tayo dati sa yung mga kinakausap ko iba sa doctrine ng example ng end times. Ngayon din, masyadong importante yan. Pero alam mo, importante yun. Kasi lang, hindi masyadong importante yan. Tapos, may importante lang ligtas ka. Hindi mo kailangan mo lang mong positive o positive. Ang tanong, kailan mo aralin yan? Ngayon, again, nakwento sa inyo yung kilala kong pastor, parang 20 years na siyang pastor eh. Gano'n, 15. Siyempre, tinanong ko, curious lang ako. Saan stand mo dito? Maganda, honest naman siya. Sabi niya, hindi ko alam eh. Iba, mayabang. Sabi niya, ito yan! Kasi, ganyan. Pero mali. At least, honest siya. Isip-isip ko lang, hanggang ngayon, basta hindi mo inaaral yan. Kailan mo aaralin yan? So, gusto kasi, nagiging excuse sa atin yun, na importante sa'yo yan, sa akin hindi. Men?
Kasi pag soul winning tayo, hindi ko ano yan, Bible. Say, okay sa'yo yan, sa akin hindi. Pansin niyo yung problema doon. Kaya ang tanong natin ngayon, wala bang dahilan na mag-soul win, for example? At mag-church, wala bang maayos na dahilan? Diba? So, tsaka pag may relativism, ibig sabihin, yung Diyos sinasangtabi. Okay? Importante sa'yo yan, para sa akin hindi. Ang Diyos mo, si Jesus, kami, si Allah. Mga ganun ba? Nakikita yung problema. Sana nakikita nyo kasi masaset aside nga yung katotohanan and therefore, to the point nga na alam nyo na pag soul winning tayo, to the point na ano, yung isang napaka-importanting bagay, set aside yan, kaligtasan, ano ba yan? And then, bukod sa hindi sila maliligtas, pati minsan yung mga soul winner, nadi-discourage. So, yun lang gusto ko sabihin, isa yun sa mga dahilan talaga kung bakit natin itong piniling topic. Kaya ngayon, punta natin yung mga kaiba tong outline na to eh. Tingnan mo natin yung mga positive causes. Okay, nabang na alam niyo yung cause. Dahilan at yung pwedeng pinaglalaanan mo ng iyong malaman niyang pera, oras, or panahon. Okay? So, example lang, ano ba yung mga causes ng mga gobyerno ngayon? Bakuna. Di ba? Grabe yung mga ano, nag-iisip pa yan. Di ba? Ang daming pakulo ngayon eh. Lalo pa yung mga bata nun. Ano yung pakulo nila nun? Libreng Jollibee ata yun. Doon ako ang awa. Eh. Nakalimutan lang yung pangalan eh. Yan, may nag-document nun. Tumantua siya oh. Jollibee. Maya-maya, mayroon ng dextrose. Buti nabuhay yun eh. Sinusundan, may kilala kasi sinusundan niya yung buhay ng ano para pero ilang buwan sa ano, kawawa. Pero yun, ibig sabihin, pag yun ang cost nila, naniniwala sila na safe yung bakuna, di gagastos yan, may mga campaign yan, di ba, para gawin nila yung pinaniniwalaan nilang maayos na cost. For example, sa school naman, ganun, puro education, puro ganun na lang, no? Tama naman, kasi minsan, sumusobra din. Okay? So, yung lagi ko sinasabi sa inyo, save the whales. Kasi nga, yung mga mayaman sa mga western countries, wala nang kwenta-kwenta ginagawa. Uy, sugapin natin yung mga whales, namamatay yan. Di, binibilang pa nila yan. Di ba? Kasi yung Japan ay kalaban din nila. Kasi yung Japan kasi parang mayroon silang tradisyon. Every year, pumapatay sila ng mga whales. Ganun. Kasi kaya nila kinukundi na yun. Anyway, ito tayo ngayon sa text natin. Ano yung mga maayos na cause at bakit katulad ni David, lumaban siya, no? So, number one, may sinabi po siya dito. Hindi ko nalagay yung text, ha? Unang dahilan, bakit lumaban si David. So, number one, paano kung sumuko sila sa Philistine? So, what? Naging servant sila. Eh, di okay lang. Servant, di ba? Kung alam niyo yung kwento kayo sa Jeremiah, sinabi sa kanilang Diyos, sumuko na kayo. Alala niyo yun? Kasi hindi naman kayo papatayin lahat. Naging servant kayo sa Babylon. So, what? Parusa ko sa inyo yan eh. Minsan tamang gawin niyo, sumuko. Amen? Andahan niya, may mga time na ganun. Pero dito, inapansin ko dito, sabi niya dito, number one, hindi ko maalala kung saan eh. Sabi dito, nabasa natin kanina, bakit tayo dapat malumaban that the heart of the man will not fail? Okay? Sino dito yung takot? Yung matapang dito? Sino? Tayo na nga. Sino dito yung running yeah, soul winning, importante, di ba? Tapos
Kunwari, sino bang... Sino dito ang takot mag-solve? Kunwari, si Ezekiel, takot mag-solve winning. Anong gagawin nyo? Bad. Ha? Encourage mo, di ba? Kasi pag na-encourage siya, ano mangyayari? Tatapang siya, okay? And then, magagawa niya yung dapat niyang gawin. At ngayon, kahit soul winning ka, meron tayo, nakakapag-soul winning tayo, dadami yung numero natin, amen? Mas marami maliligtas. So, nung yung panahon nito, bukod sa mayiging servant sila, maduduwag din yung mga tao. At pag naduwag na yung mga tao, ano mangyayari? Eh, lalo nang matatalo sila at sigurado. Kasi again, sa gera po, maraming battles. Minsan, okay lang na matalo ka dito. Sa ibang battles, manalo ka, okay lang din. Sa isang gera, katulad ng ginagawa sa atin ng China, no, tsaka ni Duterte, alam niyo sinabi ni Duterte, no? Lord Duterte, no? Kasi nga, para naintindihan nyo. Kami, pag natanda rin, pag matay na kami, anong gagawin nyo na? Next generation. Okay lang, pasakop na tayo sa China. Ganun yan, inuunti-unti tayo. Sabi ni Duterte noon, okay lang, maging probinsya tayo ng China. Naalala nyo yun? Galit na galit yung mga tao nun eh. Yung dating bilib na bilib sa kanya. Kaysa sabi niya, mag-iski daw siya dun sa ano, di ba? Para pagtanggol. Tapos ngayon, maging probinsya ng China. So, ganun po ang nangyayari sa atin pag unti-unti, natatakot yung iba, tapos wala lumalaban. Kaya nga lagi yung sabi natin dito yan, kahit sa bakuna na naman, ha, mamaya tayo sa ako. Bakuna, ganun din yan. Sabi ko sa inyo, maraming kilala. Yung mga pastor, ang unang ano nila dyan, ako, huwag na ano dyan. Ano, may karapatan tayo. Ayan. Parang tayong labras siya, para tayong guinea pig. Ganun yung mga pastor dati, kaya lahat ng kilala ko, nag-uusap kami doon, oh, ganyan. Eh, nung pinagbawalan na sa mall, sabi na, wala na, tahimik na. Eh ako, umpisa pa lang nun, sinasabi ko rin, hindi nga ako masyado nag-upo sa, di ba? Pero nag-umpisa yan, sabi ko, lokohan na to. So, bakit natakot yung iba, nag-ano na rin, nag-submit, ganyan. Habang pumukunti yung lumalaban, ano nangyari? Natatakot din lahat, and then, ultimately, lahat na, ano? Oh, suko na kami. Sige, ilang turok ba yan? Sige. Ganun yun. Uupisa yun sa isa, dalawa, tatlo. Eh ngayon, dumadami lumalaban. Di ano sila, di ba? Takot na sila ngayon. Kung alam, nabalitaan niya sa Canada, napakulong yung mga may ano doon, pero napalaya din. Pero, nagulantang yung gobyerno kung bihira itong mga to. Hindi nang wala namang baril. May baril din yung mga yan, pero konti. Excuse. Lumukontra. Nala silang tangke, pero mayroon silang truck. Ginawa nila, nagkaisa sila. Sinugod nila yung capital. Pero peaceful yung protest nila. Kaso nakakagulo sila doon. Bandang huli, gusto na silang harangin. Pero at least nag-isip yung mga tao. Amen? Pwede ba natin gawin yun sa atin? Pwede ba pag may iba dyan, at least magsalita ka man lang. Kahit sa mga bakla na yan, minsan wala na nagsasalita eh. Diba? Pero pag may nagsalita yun, nga, tama pala siya. Ganon din dito. Kunwari, yung mga basta, kunwari, na tinamad na mag-soul winning. Hindi mo man lang binanatan. Wala ka man lang sinabi. Basta parang mali yun. Ano mangyayari? Yung iba, takot na. Pero pag may iba nagsabi dyan, sasabihin ito, takot na yung iba eh. Hindi naman kami takot at dito kami. Pero andun yung laban eh. Ba't di ka sumugod? Kasi takot ka na. Kaya sabi dito, isa sa mga dahilan para dapat may isa na magmatapang. Pag mayroon, lalo yung mga bubuli. Okay? Anong dapat? May isang matapang. Nasabihin ko, hindi tama to! Para iniisip niya, ang daming maduduwag, ang daming maduduwag, kailangan may encourage silang lumaban. Okay, so ganyan po tayo ngayon. I-relate na lang sa buhay natin, yung mga, yan, kahit sa church lang eh. Madalas ganun, kung nga ito, magbagkada ngayon si Rafi, tsaka si Kenneth.
Alam nyo, dapat nasuggest tayo. May hindi naman araw-araw. Magbasa, memorize. Eh, yung isa tinatamad, kunwari si Rafi pa yung tinamad, no? Kunwari lang. Si Kenneth Edrote, ako nag-invite sa akin, eh. Diba? Kung may magsabi sa'yo ng gano'n, eh, Kenneth, ah, Rafi, mali yan, ah, bakit mo, ano, ba't ka didikit ng bubblegum dyan? Oh, mali yan, ah. Pag minsan, pag may walang nagsabi sa'yo ng gano'n, di ba? Nagawin mo lang yan kasi di naman mga... Bilis lang naman yun, di ba? Ano ginagawa nyo? Binubuli mo kunwari yung isang ano, inaasar mo. Di ba masama yan? Mahirap ba magsabi nun? Minsan mahirap kasi isa ka pa eh. Di ba? Kaya pag nagpatapang ka, yung mali pala to. Sabihan kita, amen? Ganun din sa inyo, kunwari itong mga babae natin. Madami mga girls natin, ano, di ba? Kunwari, ba't ka nagpapaligaw dyan? Di ba masama yan? Eh, pag hindi mo, sinakyan mo na lang kasi hindi na kami magiging friends pag sinabihan ko to. Eh, di wag! I-risk mo! Ano bang hindi mo i-risk? Pagkakaibigan lang, ito buhay niya eh. Amen? Parang nakikita mo dito, patay ito si David. Parang nakikita mo na eh. Ito kailangan mo lumaban. So, pag meron lumalaban, na-encourage, parang may preaching na pala tayo ganito, di ba? Alala nyo? Yung ano ba yan? Defy stupid laws, tsaka yung spirit of fear. Ganun lagi yan eh. Takotan lang yan. Yung pag lumabang ka, sila takot. Men, alam nyo daw yung mga grasshoppers? Hindi ko alam kung totoo yun, pero sa isang cartoons, ganun eh. Sabi ng mga grasshopper, yung mga langgam, pinapasunod nila, di ba? And dami ng langgam. Eh kasi, kaso takot sila. Kasi, grasshopper eh. Parang ito, si Goliath. Kaya pag nagkaisa yan, yung mga langgam, tapos tayo. Kaya sabi nung mga grasshopper, sa meme ko lang nakita yun. Pero totoo yun eh, actually. Pag nagkaisa yung mga, kahit tayo, talo yung kalaban. Okay, ganun din tayo. Kahit mga baptist, magkaisa tayo. Hindi ko kailangan mag-baptist day, ha? Hindi ko kailangan yun. Ibig gawin natin dapat natin gawin. Yung soul winning ka, ubus yung mga yan. Hindi naman sila makakatayo sa atin. Ano nga yun? Mag-soul winning ba yung mga iglesia ni Manalo? Hindi nga nila alam yun eh. So, the perfect encouragement could only come from God. So, anong ginawa ni David dito? Anong ginawa niya? Anong dadahilan niya? Bakit niya lalaban? Sabi niyo, di ba, ito. So, sabi niya dito, eh, nagharap na sila. Ano, lalabanan kita dahil parang boxing lang yan. Eh. Pagalingan lang ba yan? Ganun ba yan? Para sa pera? Hindi niya mga gandang dahilan eh. Pero dito, sabi niya, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Niloloko mo siya. Ganun siya sabi ni David eh. Ah, hindi ko namang, ni ano pala. Philistine giant, si Goliath. Diba? Pag tayo ay na, minamaliit ka, nag-soul winning ka, tapos nag-church ka, ganyan. Na-insulto ka ba? Sabi na, magbibisteda ka na naman. Kami dito, masayksi kami dito. Sorry. Ayan, may talaga kumakontra eh. Kami dito, ano kami, di ba? Titiktok kami, kapasexy. Kasi ikaw dyan, nakabistida. Di ba? May nangaasal ba sa inyo ng ganon? Sino may nangaasal sa inyo ng ganon? Wala. Ayaw yung aluminin eh. Di, pero minsan, titingnan ka lang, di ba? Labanan mo, amen? Huwag mong awayo, huwag isang palin. Pero, ano lang, labanan mo. Katulad ng ginawa ni David sa kanyang kalaban dito. Okay? But especially, ang dahilan niya kasi po, nababastos na yung Diyos. Isipin mo, ang Diyos ng Diyos. Ang hari, ang pinakamapangin sa lahat, tapos mayroon siyang army. Diba? Again, balik tayo sa basketball, diba? Kaya siya nag-aaway yung iba. Mas magaling kami. Ganyan. Ay, nanalo kami! Asara na yan eh.
Imagine nyo kung yung sino bang ano, si MVP, ano mong ano niya. Hindi, lahat pala sa kanya. Eh, no? Kunwari, pupunan ni Pastor si ano. Yan. Parang mapahiya si Pastor. Pag, okay lang yun. Kaya hindi ako na dyan. Pero di ba, minsan ayaw niyong pahiya yung kaya gusto niyong manalo. Wala kasi ang alam sa basketball eh. So, ang higit sa lahat, sino yung di dapat mapahiya? Ang Diyos. Amen? Pag natalo sila, paulit-ulit pa sa Bible, pag nangano nyo, laging pahiya ang Diyos. Pahiya ang Diyos. Pag sila ay natalo. Again, ang Diyos naman is ano eh. Hindi naman siya talaga mapahiya kasi nga lahat naman sa kanya eh. Pero still, ang representation niya at that point in time, yung people of God. Amen? So, kaya importante na manalo sila. Kasi naman, mapapahiya ang Diyos. Kaya sabi niya, ayaw niya mag-fail yung mga puso ng mga tao para sila ay ma-encourage. Ganon din dapat tayo. Amen? Ay, di ako attend. Alam mo, pag hindi ka umattend, ano? Ay, ba't wala si ganyan? Ay, next time, ako naman wala. Tama ba? Hindi. Hinahanap ka, di ba? Eh, siya pwedeng umabsent, ako din. Siya pwedeng malate, ako din. Di ba? Siya pwedeng magkulit, ako din. Siya pwedeng, ano ba, mag-boyfriend ng unbeliever, ako din. Madi-discourage yung mga tao pag hindi kayo sumusunod sa Diyos. Amen? Amen. Ganun lang yung kasimple. Ay, siya dati na gusto winning, ngayon, hindi na. Nakontento na siya sa ilang kaluluwa, kunwari. Tama ba yun? O kaya, ano ba bang ano, relevant sa inyo? Kaya hindi dapat tayo magpatalo sa ganitong mga kalaban. Sabi dyan, sabi niya una, that the heart of men will not fail. Pangalawa, that the name of the Lord be not profaned. Amen? Gusto mo yung maitaas yung Diyos, binabastos nila. Okay, kahit sa, kaya sa Facebook, ganun yung minsan eh. No, minsan yung iba, hindi mo nakapansinin eh. Pero pag minakita ko dyan, ano si yung latest dyan, yung mga Muslim, nag-ano na rin, nag-sponsor na rin. Do you want to be a Muslim? What? Pag ganun, di ako makaano eh. Eh, minsan, ayoko din ako ganun eh. Kasi, di ako makapagpigil. Diba? Kaya huwag kang papayag. Ngayon, hindi pwedeng tapang lang. Okay? Kaya nakita lang dito, nung siya, hindi pa siya sinesend ni Saul, meron siyang ginabi. Sabi niya, hindi, kaya ko nga yung bear, kaya ko yung lion. Kaya ko din tong isang to, kahit higante to. Okay? Hindi lang puro tapang, ha? So again, consider natin yung mga tao, hindi sila maduwag. Pangalawa, hindi mabastos ang pangalan ng Panginoon. So ngayon, dito na tayo sa pinaka-importante. Ano ba yung pinaka-importanting cause? Di ba? Kasi kung hindi ko, for example, yan, yung sa bakuna, kunwari, hindi ko kaya sila kuha niya, minamiga pa sila, gusto pa rin nila, so magaling yung deception, talo na ako, ayoko na. Ganun ba? Ano yung pinaka may importanting cause na hindi ko pwedeng i-fail at pabayaan na lang? Alam na natin to, yung cause of Christ. Okay, anong ba nangyari sa Panginoon? Again, di natin kayang labanan lahat. For example, yung church natin daw, pinakamalaki. Ganun ba yun? Maganda yung kaso. Maraming kwento dyan eh. Maraming factors. Hindi necessary yung pinakamalaki, pinaka-tuntuwa lang Diyos sa'yo. Hindi necessarily. Di ba? Maganda yung kung talagang yung growth natin is ano, maayos at lahat nagmamature at least karamihan. Okay ako dun. Ito yung biglaan, hindi kalooban ng Diyos yan. Amen? So, pero na yung talagang ginagawa natin, yung pinaka-focus ng ministry natin, ano yun? Ready? Go! Okay, salamat. Alam nyo, ha? Huwag nyo ipapalo yun. Ipapatalo. Amen? Ngayon, okay yung discipleship. Okay din yan. Mga programa natin. Masaya tayo. Okay din yan, eh. Pero huwag natin yung cause of Christ. Bakit siya namatay? Siya yung bumaba, namatay dito. Magturo muna siya ng katotohanan. Lahat siya ang ginawa niya. Yan ang gusto niya mangyari. Gusto niya maligtas yung mga tao. Kaya huwag niya isusuko yan. Huwag yung hahayaan. Kung ano, iba naman. Yung sobrang saya na sa church. May mga programa. May choir. Ang ganda.
Ito lang gusto kong mangyari sa akin. Nag-sale sa Facebook ng ganyan. Ito gusto kong mangyari sa buhay ko. Forever ako nasa church. Mag-worship sa Panginoon. Ang gandang pakinggan. Ang tanong, gusto kong winning ka ba? Diba? Tinaayos mo ba? Madali pong magpakita ng tao lang. Picture-picture ka dyan. Soul winning kami. Tapos. Naligtas ba talaga yung mga taong yan? Yan ang tanong. Kasi ang talagang trabaho natin, ayusin yung buhay natin, isa, pero maligtas sila eh. Maraming involved doon para sila yung maligtas, diba? Alam mo yung material mo. Okay? Ganado ka, dyan yung pag-ibig sa'yo. Amen? Kasi pag ganito ka, lumabas ka doon, gusto mo lang makita ng tao, wala. Kitang-kita ng ibang tao ninyo, wala kang passion pag soul winning ka. Amen? Yung iba sa atin, ha? Kayo na nakakaalam. Kung gano'n kayo nag-grow. Diba? Salamat nga kayo, ma'am. Mamaya, tuloy tayo sigurado. Kasama ba ulit siya, no? Makaumulan ulit, no? At least may design na pa. Amen? Iba sa inyo, baka wala na yung design. Mag-soul winning. Again, para sa lahat po yan. Again, di agad automatic. Pero sana naman, lumalago kayo. Nakikita na nyo, ginagawa natin yan. Yan ang focus ng ministry natin. Hindi tayo pakita ng tao dito, bonggahan, payamanan. Yun ang focus natin. Tapos, hindi mo wala di-desire, nakasama ka. No, iba yung kasama na gala, iba yung kasama ka, talagang kasama ka. Amen? Amen. Dahil ikaw yung inaaral mo to, ino-observe mo yung ibang marunong, tapos ino-observe mo na yung tao. Kasi gusto mo talaga silang maligtas. Dahil yun ang importante sa Panginoon. Amen? Yun ang cause. Bakit siya namatay? Diba? Ba't niya kailangan mamatay? Ba't niya kailangan magkatawa ang tao kung gusto niyang ligtas kayo lahat? Hindi ganun eh. Hindi yun ang mag-solve sa problema ng kasalanan ng tao. Kaya importante sa Panginoon yun, importante rin sa atin dapat yun. Amen? Amen. Ano gagawin natin? Yung mga lagi natin pinag-aaralan. Aralin mo yan, mahalin mo yung kaluluwa, mahalin mo yung salita ng Diyos, mahalin mo yung church. At least pag andito ka, katulad ni Richie ngayon, at least andyan siya, di ba? Mas gusto mo andyan siya kaysa kasalsada. At ngayon, si... lahat kayo, basically, dito itong mga, kapatid ni Kim, di ba? Sana masaya dito. Eh, maaalagaan kayo, amen? Itong mga to, iba, may naliligaw na. Kung pag hindi kayo magabayan, paano kayo? Amen? Iba rin naman, manliligaw naman din. Alam nyo ba yung salita ng Diyos? Alam nyo magagawin sa buhay nyo? Sa inyo, i-devote yung oras nyo? Yung mga anak nyo, anong tuturo nyo? Alam nyo ba? Mga naniligaw na kayo. Sino dito? Si... Itong dalawa to, ito, nasa edad na to eh. Naisip mo na ba yung bad? Hindi pa? God bless you, di. Pero tuwa yung magulang mo, di ba? Pero still, kaya ako na yung nag-i-induce sa inyo eh. Darating ka dyan, mag-pray mo, handa mo yung sarili mo, spiritual. Amen? Masarap magpamilya kaya. Kanina nga, ayoko pang bumangon eh. Pagod nga ako kahapon, di ba? Kaya nga, hindi ko natapos yung sermon ko. Nakita ko si Mrs. Ang ganda ng asawa ko, di ba? Di ako makabangon. Sabi ko, masusundo pa ako. Kasi ayaw mo nang bumangon, dito muna ako. Ayan, ganyan ko muna si Mrs. Masarap mag-asawa, amen? Kaso, marunong ka ba? Alam mo ba? Pag yan nagloko, pag napabayaan mo lang yan, mag-ibang itsura yan. Mag-ibang monster yan. No? Ang ganda ngayon yan. Tingnan niyo siya, no? Yan ang maganda ngayon. Huwag na, sino man yan, di ba? Sana natuto tayo ngayon. Magigano tayo. Naalala si David. Lagi nyo alala si David. Ito yung mga best times ng David. Hindi pa siya nagkakasala. Ang ganda nung ano ni David. Ang tapang niya para sa Panginoon. Hindi para sa sarili niya. Iba sa atin, matapang naman para sa sarili. Bakit ako yung magaling niya? Kasi gusto ko, sikat ako eh. Kahit sa church, nangyayari yun eh. At ako, malalaman ko eh. Mahalata ako sa sino sa inyo yun. Kaya, yung sabi ko na sa inyo, i-design nyo yung cause ng Panginoon. Doon kayo nakafocus. Kung ako, parang gusto kong pastor, kaso parang makakasama, huwag na lang. Amen? Dapat doon kayo lagi sa ano ng Panginoon. Amen? Amen. So, secondary ang ano, yung sa atin dito. Pero importante rin po yan. Pinapaliwanag yung pag-soul winning ako. Pag tumanggap na, anong next? Invite natin sa church. Okay? Pag in-invite natin sa church, hindi makaisip church natin. Ano mangyayari?
natitisod, mawawala rin. Sayang, no? So, secondary yun, yung ma-disciple sila. Amen? So, umpisa natin sa mga mag-anak natin. Salamat si Bad, dito na talaga. Amen? Amen. Ang blessing ngayon, eh. Makita lang kita, Bad, every ano. Ano na ako, eh. Ganado na ako. So, this time, let's pray. Is there not a cause? Andaan nyo, may dahilan. Bakit tayo nag-soul winning? May dahilan. Bakit may church? Kung ano mo yung sacrifice mo sa church, okay lang yan. Sapat yan, okay? So, there is a cause. So, let's pray, Lord. Ma'am, salamat sa buhay again, David, nung best times niya. Saan siya po yung ginawa niya, pinaglaban niya, Panginoon, ng tama. Na sa time na to, Lord, mababaw lang sa kanilang bansa na hindi sila matalo. But nakita rin namin, Panginoon, yung side niya, Panginoon, ang dahilan bakit siya lumalaban ay sa tamang dahilan, Panginoon, sa kanyang bayan, especially sa inyong pangalan, hindi kayo mapahiya, kayo po ay may taas sa amang kalagitnaan. So, ganoon din po kami, relate namin sa aming buhay ngayon. Bakit namin ginagawa yung namin ginagawang tama? Tinaaral dito, Panginoon, para kayo may taas. Hindi po, Lord, salamat at kayo po hindi umunista, Panginoon. Kayo po ay nagre-reward din naman. At kami masipag, matapat, po ay may kambatang reward, Panginoon, sa langit at sa lupa, Panginoon. Salamat. Pagpalain niyo aming ginagawa na kasipagan, pagkatapat sa inyo, Panginoon. Even yung mga bata pa lang, makita nila kung paano sila yung gatagumpay sa inyo, pamilya nila, pag sila po'y sumusunod, tatapat sa inyo, Panginoon. So, gagabay niyo po, men. Hanggang matupad, Panginoon, ang inyong kalooban sa amin. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Pinagpray namin ang anniversary. May pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat sa mga dinagdag nyo dito, Lord. Sila mga pagpapala din. Magpapala rin kami sa kanila. Salamat po, Lord, Panginoon. And then, we pray for Kenneth, Panginoon. I pray sa po'y balayan nyo rin. Walang karawan. At patuloy, Panginoon, sa tama. Makita niya, Lord, ng napakaganda at kalooban nyo ng bawat isa amin, Panginoon, ayon dito, Lord, sa church. Remember, Lord, matapat, matututo at gagawin ang dapat namin gawin. Palaan nyo rin aming fellowship. Basbasan ang aming pag-asalusaluan. In Jesus' name we pray. Amen.